Proseta, ma'am. Ano siya, ma'am? Inspired by Pilipino, ma'am. Yung next po, yung seafoods, shrimp. Kaya pinaharaan natin, ma'am, siya, ma'am, yung shrimp. Cold canapis. Bili ko po siya na yung piling lang yung ano, tuna, tuna sandwich. Tapos hindi po, ma'am, may ham. So, anong tawag dyan? Hot appetizer. Sige, another one. Tell you what's your fault. I use herbs like oregano, and I put the topping to the paprika. And then that one, and the deviled egg. And I put the grapes for topping. So, very perfect ang pagka, ano niya ng egg, ano? Opo, ma'am. Walang crack, walang ano. Minati lang po, ma'am, ang ano ko po. May akala ko po, iba-iba, pwede pa nagbalapan. Pwede pa iba-iba, walang problema yan. Hindi, ito po, ma'am. Ano sa inyo yan, kung gusto niyo? Hindi ko mamani yung name, pero ito po, dapat sita bread to. Bato po wala. So, inano ko, nirolling pin ko na lang po yung bread. Then yung ang ginamit ko, ma'am, na para mag-put, mag-bigit siya, ma'am, ang butter namin na. And ang katoob po niyan, ma'am, yung egg, yung may mayonnaise, may cutting pepper and salt. Then, yung put din po ako na onion. And then, yeah, pinigubawan ko lang din ako na. Pwede mo rin siyang pamano yan. This is my appetizer. So, cold appetizer. Ang bruschetta is an Italian na appetizer actually. But then wala tayong French bread. So, ang ginawa ko is yung brown bread.
inano ko siya, ma'am, brinash ko siya ng olive oil with garlic. Wow. And then I put it in the pan. Mga olive oil ang ginagamit niya. Olive oil, garlic. Yes. And then yung mixture niya is yung tomatoes. So supposed to be yung maliliit na tomatoes. Pero meron naman tayo niyan, so okay lang. Tomatoes with parmesan. Kaya bumili ng cherry tomato, no? Yes po, ma'am. Parmesan. And then with basil, rosemary, yung mga herbs. And then black pepper and a little salt. So minix ko siya dyan. And then yung toppings niya is a seafood. Diba? So, dapat kasi yung pwede siya sa hot and cold appetizer. So, yung shrimps niya is yung may excess pa ako ng olive oil tsaka garlic. Dinip ko siya doon. And then, nilagay ko siya sa pan with a little butter. So, ito na yun. And then, ito naman is a canapé. Canapé mga atas. So, yung ano niya, yung palaman niya is mustard and mayonnaise. With little salt. So, ito yung pwede no, ma'am. Tapos yung pag-ibabaw niya is yung carrots tsaka grapes. So, ito naman is cold. Cold appetizer. Tapos, ito, yan, cream cheese. Yung cream cheese niya, nilagyan ko siya ng a little bit of olive oil para mag-ibabaw siya. And then my basil. And then rosemary. Tapos yung toppings niya, yung bell pepper, itong maliliit bell pepper, apple, a piece of apple, and then cucumber. Ito, switchy-mochy. So, yan. This is my canapé and hors d'oeuvres. So, sa canapé ko, ma'am, puro man sa bread. Iba-iba lang yung toppings. Ito, ham and cheese na may mix na tuna and mayonnaise. Tapos ito, ma'am, ham and cheese. Tapos hors d'oeuvres ko naman, ham na may ano sa ilalim na cheese, gravy na brown bread. Tsaka ito, shrimp. And ito, ano, ham na may pipin sa loob at sa pancake ko, ang ginamit ko sa bread, ayun, tunas bread. Sa biscuit ko, chili dressing, tapos dito na, and sa Hors d'oeuvres. Ham with egg, double pepper, tapos Just watching you from shade of glass.
Raisin and chopped roasted walnuts with a mixture of mayonnaise and lemon and a little bit of honey. This is for, the perfect for Christmas and the holidays, any holidays, and because of the colors, mixture of colors. Today I make a vegetable or garden salad, what we call. So in garden salad, it's mainly the composition of what we can see in the gardens. Usually vegetables without fruit, because it's vegetable or garden salad. So what I did here is the lettuce, iceberg lettuce. And then I put some cherry tomatoes, cucumber, chopped cucumber, 1 tablespoon of corn, and some parsley. Kasi pang pa-flavor siya, taste. And a bit of scallion. And yung red onions. Ano lang siya? Kunti lang, di ba? Mixed. Para one plate siya. And then for the dressing, I make this balsamic vinaigrette. So I put 1/8 of olive oil with balsamic. 1 tablespoon, 2 tablespoon. Inubos ko lang yung nandiyan. And nilagyan ko siya ng maple honey, 1 tablespoon din. And I put black pepper, salt, and I mix it para maging mag-emulsify siya. And then, yun na yung ano niya, basic dressing. So, that's garden salad. Yes. At kani salad, ang ano po niya, ingredients, carrots, pipino, mangga, tapos crab meat. Julian chop lang po siya para sa ragday. Tapos mayonnaise, brown pepper, white pepper po, pasol, nan, git lang po na honey para medyo ma. Tapos toppings ko po, grapes and lettuce. I made a garden salad po. I use cherry tomato, cucumber, lettuce, and then carrots. Tapos ang sa dressing ko po is bistro bacon. First, nag-ibo muna ako ng classic vinegar and then bistro bacon na, which is bacon lang, tapos sa onion. Then yun lang. Yeah. That is chicken Caesar salad. Caesar salad. The dressing is made up of mayonnaise, Worcestershire sauce. Worcestershire. Sa plating, I used carrots, pero sa salad,
lettuce, cucumber, and cherry tomatoes. Tapos, sa plating, bacon and chicken. Yun lang, breakfast. Meatloaf, cucumber salad. So, hindi po ako naglagay ng suka. Instead, ang nilagay ko is honey. Then, sa dressing ko po, mayonnaise, mustard, and pepper. Lang po. Okay. This is my salad, Waldorf. Salad. With a combination of lettuce, iceberg, apple, iceberg lettuce, and pepino. Sa base ko po, naglagay ako ng romaine. Fresh lettuce. And sa dressing ko po, a combination of mayonnaise, honey, and white vinegar. Vegetable chicken salad. Ito yung ginawa ko, cucumber salad. Pinangalanan ko siya ng Arabic salad kasi from the word sa Arabic name. Lettuce and cucumber, carrots, really? Green onions. So, ang process ma'am sa niya, ang process po ng pagkagawa niya is yung cucumber mo, dapat matanggal mo yung mga excess liquid niya po. Kaya kailangan po siyang pigain. And then, bago po siya pigain, kailangan muna lagyan ng asin and wait for the 15 minutes dressing po ma'am. Ang ingredients po niya, paprika, apple vinegar, sugar, and then sesame oil. Sesame and then olive oil. Kani salad. Ingredients ko sa liha mo na. Mango, tapos apple, carrots, ng sesame oil, 1 tablespoon. Mayonnaise, 1/4, tapos 1 tablespoon na sugar, tapos 1 tablespoon sa honey. Tablespoon? 1 lang. So, anong pinakamain component ng kani salad? Bakit siya tinawag na kani salad? Because of the crab. Crab meat. Yan ang pinakamain. Crab meat and flavor. Kasi yan ang pinakamain ng kani salad.